Ito yung gagamitin namin na tray sa pagpupunla. Kasi makabagong technology yung gagamitin natin, machine. Ang gagamitin natin sa pagtatanim. Gano'n to. Yan. Ayun na, binubuhat na ng tao ko yun. Naglalakad na. Buhat-buhat na niya. Ito na yung pag-prepare namin ng punlaan. Dito kami magpupunla ng itatanim namin. Ang gamit namin itong tray. Then, pag nagtanim, gamit yung machine. Yan. Dito kami magpupunla ng binhi. Itong mga tray na to, yung mga gamitin namin. Yan. Ang mga tao ko, yung dalawang tao ko naglalagay ng pilapil. Yung pagitan ng paglalagyan. Para pag kailangan patubigan nila to, pag medyo lumaki na yung punla, mapapatubigan nila. Yan yan. Mamaya ilalatag yung mga tray at ilalagay yung binhi. Yan. Nilalagay sila na nilalatag na nila yung tray na nilalagyan nila ng lupa. Hanggang dun. Itong buong area nito lalatagan nila ng tray para dito kaya magpupunla. Ginagawa ng tao. Yung mga bagong pamamaraan ng pagpupunla. Para pag itong ginamit mo, machine ang gagamitin pag magtatanim. Ayan, kailangan tanggalin yung tubig. Lalatag sila ng tray na paglalagyan ng punla. Ayan. Masyadong maluwang yung ano kaya binago nila. Isang linya may 26. Ayan. Tapos yung iba may 10, take 27 kasi 400 na tray. Lalagyan namin ng binhi. Paglalagay nila ng tray. Latag muna nila bago nilalagyan ng lupa. Para mas madali. Pagpupunla namaya nalagyan na nila ng lupa tapos lalagay na yung binhi na may tubo na. Thank you.
Thank you.
sanay sa tag-init at sanay sa tag-lamig. Laging hawak nila ay lupa at tubig. Mga halaman't hayop ay kayang paramihin. Buhay na bayani, kapangyarihan ay pagkain. Silang dakilang magsasaka, mga kamay ay mayagimat galing kay Banhala. Silang dakilang magsasaka, tungkulin nila'y pakainin ng bansa. Galing
paramihin. Buhay na bayani, kapangyarihay pagkain. After 2 days, tatanggalin na yan. At nakadikit naman na yung binhi para makahinga din. Ito, sariling diskarte namin to. Hindi namin pinulot kundi sariling. Nilalagyan ng sako para ano to, ma-prevent pag-ulan, hindi matatanggal yung binhi dun sa tree. Ganun din sa ano, ng ibon, daga. Mas maganda nang may protection kaysa yung wala. Inaagapan na namin para mas okay. First time na ginawa namin itong gandong proseso. Hopefully pag tumubo ito, maging maganda yung tubo para pag tinanim namin gamit yung machine, maganda rin. Nangahin sa gilid din niya, lagyan ng punda pa lang. Yan. Corner na ano to, dapat may kanal para yung tubig dadaloy. Hindi maiipon, hindi malulunod yung punda. Ano yan? Nasisira. Yan. Yung mga pinaglumaan namin na sako ang nilalagay. Ito yung makabagong pamamaraan. Sariling diskarte. Pwede maging maganda, maging output nito. After 3 days o 4 days, update namin. Titignan ko to. Titignan namin kung ano na yung itsura ng punla. Pinaglagyan namin na 403. Ito, may lalagyan pa ng punlak. Malapit na nilang matapos malagyan ng binhi yung mga tray. Beran na nila ng sako. Pre pa nila uli yung mga sakong gagamitin para i-cover dito. After 2 days, titignan namin itong punla namin. Lagay ng binhi, dapat unti-unti muna, huwag mong bibiglayin. Tapos dibaling doblehin mo yan para ano to, mapagkasya mo at even din yung pagkalagay ng binhi. Yan. Yan, naglalagay na yan si Romel. Ito naman si Joel at Herman. Yung mga ano to, tagasaka namin.
yung tiyagaan na. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga at may aanihin. Kung wala kang tiyaga, walang mangyayari sa'yo. Tiyagaan lang. Kailangan magtiyaga at sakripisyo. Ito yung pamamaraan namin na ang tinatanim namin na pala ay organic. Ito yung organic farming. Ito yung first stage ng pagano namin ng itatanim namin. Organic rice. Pag sinabing organic kasi usually yung mga tao ang alam yung brown rice, black rice, pero ito, ito sa amin, white organic rice. Ayan, which is good for the health. Ito yung kauna-unahan na gagamitan namin na ginamitan namin ng tray at gagamitan namin ng machine yung pagtatanim. Ito ang BCB farm. Ito yung 1 hectare. Next, sa kabilang pwesto naman ulit ang next week. Ayan. Tingnan nyo po, ganito yung paglalagay ng bunla namin. Ilaan-laan ng bunla. Tapos mamaya dodoblin. Ayan. Kailangan maingat para hindi lumampas sa tray. Mamaya dodoblihin na yan. Gagamitan lang din ng konting technique. Hindi yung basta lagay lang ng lagay. Kasi pag nilagay mo lang nilagay yung binhi, either magkukulang o tatapon. Lalampas dun sa tray. Kaya tiyagaan lang. Makikita nyo, isa yung tagalagay lang ng binhi sa tray. Yan naman dalawa. Sila naman yung tagatakip ng nalagyan na tray. Nalagyan na binhi yung tray. Pinapakpan na nila. Kami pa lang yung gumawa ng ganito na pag nagbunla, tinatakpan namin. Ewan ko yung iba paano yung ginagawa nila. Sa ibon, sa daga, at sa ulan, lalo na sa ulan. Kasi pag umulan, itong mga binhi na ito na nakalagay dito sa tray, sigurado ito, kakalat, matatanggal dito sa tray. Kailangan ng protection na. Kita nyo yung mga katabi namin, nakapagtanim na po sila. Pero okay lang at may madadaanan pa naman. Tingnan nyo po yung palibot namin, may tanim na. Kami na lang yung hindi pa nakapagtanim. Ako lang nung tray
naman na paraan na makapagtanim. Ito na yung puna namin. Tapos na sa wakas